Joanna, pero tandaan, bawal judgmental dito sa Babala. Wak kan kanon on. Thank you, Ellen. Ellen. Alan. Ang maglalaro ngayon, naging contestant natin noong 1986. Wow! Sa Reyna ng Santa Cruzan. Ladies and gentlemen, please welcome Alice Dixon, kasama ang kanyang secretary na si Rena Cell. Rena Cell! Rena Cell! Alice! Hi, Alice! Hi, Rena Cell! Rena Cell! Ano, Alice? 86. Mga ganon. Pero ganyan pa rin na itsura mo. Mukhang 86 na. Hindi naman. Wait, batiin ko muna yung fans ko na. Ayun o. Okay. Okay ka, Perico. 53 years na akong maganda. Wow! Yes. Okay. Thank you, girls. Thank you, my 86. Okay. Ikaw ba ay judgmental? Oo naman. Oh, very good. Si Rena Cell? Po. Good afternoon. Ano mo si Rena Cell? Si Rena Cell is my good buddy. Mm-hmm. Tape, when we were taping, kapuyat ko siya. Kapuyat. Oo. Hanggang sa nagpamilya na lang, pamilya na siya, so naging business coordinator ko na. Wow, okay. Nag-level up na yung kanyang level, di ba? Rena Cell. Okay, alamin na natin ang mga legit na kwento ng mga tao. Tandaan nyo, Alice, Rena Cell, bawat tamang sagot nyo, may premyo. Okay. Browse natin ang mga profile pictures ng ating mga bisita. A ver. Eto na, si legit Dabber Cats number one. Oh. Ay, si Dong. Annabelle. Magandang tanghali po mga Dabber Cats. Ako po si Annabelle Gonzalez ng Valenzuela City. At ako po'y naniniwala sa kasabihang, kapag ang swerte ay dumating, ito po ay inyong ingatan at baka mahalin. Yes. Correct. Laban lang. Thank you, Annabelle. Next. Let's meet legit Dabber Cats number two. Ay, suplada to, suplada. Che. Good afternoon, Tower Cats. My name is Marches Martinez from Sulipang, Laguna. Naniniwala sa kasabihan, ang mabait kong kapitbahay, walang password ang wifi. Ganda na lang. Thank you, Che. Kailala mo sa amin yung kapitbahay. Che. Next. Che. Scroll pa natin for legit Tower Cats number three. Magandang tanghali, Dabber Cats. Ako po si James Carl Garubillo, nakatira sa Montalban, Rizal. At naniniwala sa kasabihang, unahin ang paraan bago ang dahilan. James. Okay. Susunod. Add friend na natin si legit Dabber Cats number 4. Johan. Magandang tanghali, Dabber Cats. Ako si John Melia ng Santa Mesa, Manila. At ako ay naniniwala sa kasabihan na kapag may nag-away sa bahay, may nakaabang na Marites na kapitbahay. Tok-tok-tok-tok. Hindi na Marites, pati si Marisol nakaabang. Kompleto tayo ngayon. Meron pa isa. One more. Legit Dabber Cats number 5. Hello, Dabber Cats. Ako po si Marlo ng Marikina City. Naniniwala sa kasabihang, walang mahirap sa taong masikap. Correct. Tama na ba? Thank you, Marlo. Thank you, Marlo. Rena Cell, Alice, ano sa tingin niyo ang kwento nila? Walang matigas na tinapay sa mainit na kape. Ano, mga panadero yan. Wala pa akong masabi kasi hindi ko alam kung sinong hinahanap ko. Okay. Eto na nga. Okay. Alam nyo ba na lahat sila ay nasaksihan natin ang swerte? What? Mga swerte itong mga ito eh. Kung paano sila sinuwerte, mamaya aalamin natin.
Basta, kalakip na swerte yung mga tungkol sa luck. Para sa unang tanong, step forward number 3, James. For 10,000 pesos, Tito Sen, ano ang tanong? Si James pa ay Sugod Bahay winner na education graduate. A. Oo. B. Hindi. Simple lang. Yun lang. Yun lang. Oh. Oo, hindi lang yan. Ako ba muna, ikaw? Siya ba education graduate? Nasugod bahay ito. Nasugod bahay. Oo, hindi lang. Oo, hindi. Gut feeling says, oo, because we wouldn't be mentioning it kung hindi. Sabagay. Sabagay. Oh. Agree ka ba, Renacel? Agree na agree. Agree na agree. All right. Yeah. Okay. 10 seconds to decide. Timer starts now. Remember, bawal judgmental. By education graduate? Yun ang... Mukha naman edukado siya eh. So why not? Oo. Oo daw. Alamin natin. Alright. Ang tanong! Si James ba ay sugod by winner na education graduate? Legit or fake? Legit or fake? ₱10,000. Si Rene Sel ang nagkahawak ng pera ko. Pera. So, ayan, 10,000. Legit. So, eto true. Si Kuya James. Teacher James. Sa ngayon po, hindi po ako teacher. Ako po ngayon ay nagtatrabaho sa Pure Gold as supervisor po. Supervisor James. So, gusto kong alaman. So, sugod dahi winner ka noong 2014. Ayun, oh. Opo. Tama po yan. Parang naiiyak ka dyan, bossing, ah. Ba't pareho kami naiiyak? Ano bang pinagdadaanan niyo pareho? Ano nakakaiyak? Oo. Ano nakakaiyak? Bakit ka naiiyak dito? So, yung time na yan kasi, 2014, na nasugod ako nila, bossing nila, kuya, jowa pa ako sa bahay noon. Tapos yun yung time na, yung umiiyak ako yan kasi, yung parents ko kasi, yung mother ko kasi noon, nasa abroad and then, hoping na makauwi na kasi meron na kaming pera nun na pantustos doon sa pangangailangan namin sa bahay po. Nagbago naman ang buhay. Kamusta? Ay, opo. 2014, ako po niya ni first year college. Nag-aaral po ako niya nun. And then yung napanalunan ko po is nagamit ko po sa pagpapaaral. Pansuporta po sa mga kapatid ko, sa magulang ko po. And then, yun po, pasasalamat na rin po sa Itbulaga kasi po nakapagtapos po ng college. Ngayon po, at... Yung bagay na yon isa nakatulong sa akin para magkaroon ng isang magandang trabaho sa pagtulong ko sa aking pamilya. Actually, may asawa na po ako. Ha? Yeah. Ano pa? Ay, hindi ba alam kami sinabihan yan, ha? Hindi ko siya kasi kasama ngayon. So, nanay, nandito na ako. Yan, artista na ako isang araw lang. Agad. Nanay ang tawag sa asawa mo? Apo, ang tawag nanay, tas sa akin tatay. Ah, okay. Tas, may dalawa na rin po akong anak. Ayan po. Tapos tawag dito, at yun, patuloy pa rin po na... Yung magulang mo, yung nasa abroad nun? Ngayon po, nasa province po yung mother ko. Hi, man! Dito na ako sa Itbulaga. Shout out. Yung father ko naman po, kasama ko po. Ah, yun si tata. Hi, daddy! Yun. Maraming salamat, James. Salamat po. Congratulations sa'yo. Okay, James. Thank you. Okay. Galing, ha? Oo, hindi lang, di ba? Oh, ito na ang problema. Yung susunod na round. Mahirap na. Okay, let's okay, go. Okay, susunod na kwento. Step forward number 2, check. Hindi ka naman suplada, ha? Hindi naman. For 20,000, Tito Sen, ano ang tanong? Si Che. Siya ba ay nanalo ng A, house and lot? Wow. B, 1,000,000 pesos? Wow. Or C, kotse? Ooh. Pues
imposible. Ano, bubulungan niyo mo? Wow, may binulong si Renaissance. Binulong ni Marites. Ayan, no? Ano, napanood niya daw ng manalo yan. Oh, ano kaya? House and lot? 1 million o kotse? Unless na chambahan niyo. 10 seconds to decide. Timer, go. House and lot? 1 million pesos. She said chismis eh. Password about house. So, Wi-Fi. So, we think it's A. House and lot? Yeah. Final answer? Final answer? Yes. House and lot daw, napanalunan ni Che. Alamin natin. Che, very serious. Ang tanong! Oh, saan po ang binyag? Salbahe. Salbahe ka magtanong. Ang tanong, ilang taon bago ka nakapag-heels ulit? Kasi nadapakahalos eh. Uy, hindi. Si Cheba ay nanalo ng House and Lot. Legit or fake? Ayan na! Hindi! Kasi nagkasabihan ka ng may Wi-Fi eh. Miss Treasurer, ito ang 20,000 pa. Wow! Ano ka 30 book na sila? Ano yung binulong mo? Kasi, kasabihan niya is yung mabait na kapitbahay may password ng Wi-Fi. So, ibig sabihin lumipat siya. Kaya house and lot. Aba! That was all Renacella. Ikaw, Che, kailan ka nanalo ng house and lot? Anong taon? 2019 po, January po yun, 11. Sa anong segment? Ang prices all the way ay po. Ha? Sino to? Ba't parang may bigote? Bakit dyan masaya siya, pero ngayon hindi? Kaya nga poker face lang. Sino yun? Si Jose. Si Jose. Parang may balbas. Wala ko si Empo yan. Paano ka nanalo doon? Sa prices all the way. Susi po yung... Nagbubukas ang susi. Oh, kasi may lahi silang ngayon, ano, yung tatakbo, kukuha ng susi, tapos kung saan mabubuksan mo, sa'yo na yun. Opo. Paano, parang, para bang may nag-guide sa'yo na andun yung house and lot? Medyo po. Medyo? Medyo. May nakita ka ba noon na hindi namin nakikita? May nadidinig ka na hindi namin nadidinig? Kasi po sa ano ko po noon, kasi si, ano po, si Jose. Sabi ko sa kanya ako pipili. Yun po, pinili ko siya. Tapos, nabuksan ko nga po. Oh, may ganun mga sila eh. Yung mga ano, contestants minsan, may ganun sila. Pag si anong humawak ng ganyan, andyan yung 1 million. Andyan yung house and lot. Mama Alan, audience ka ba nun? Opo. Audience lang siya nun. So, alam nyo na, audience. Nabunot siya, tapos... Mamaya laruin natin to. Nabunot ko yung number ko po. Number mo. Tapos nanalo ka ng house and lot. Opo. Ganun lang? Mamaya nga pala, ipaparapol natin yung house and lot nila sa audience natin. Kumusta na yung house and lot? Yan ang tinatawag na give back. Che, kumusta na yung house and lot mo? Ayun po, yung ano nga po, 2019 January po. Ano pong mga March po kasi nag-pandemic na po. Ayun, no? Ayun po, laking tulong po sa amin nung ano, kasi po, parang pinaupahan na lang po namin siya muna para may income po kami. Income. Kasi nga po, pandemic, wala po kasing trabaho po yung asawa ko po nun. Very good. So, nasa inyo na uli ngayon yan? Opo. Pinalayas nyo na yung kapitbahay na walang Wi-Fi. Yung kapitbahay na walang Wi-Fi. Opo. Salamat. Galing. Okay. Che. Congrats. Congrats uli, ha? Thank you, Che. Uy. Galing, ha? Parang may straight, ha? Oo. Okay. Eto na ulit. Nagbabalik yung tatlong natin, ha? Huling tanong. Pipili lang kayo ng isang tamang sagot sa tatlong natira. For 30,000 pesos, eto na ang tanong. Tito Sen? Ang tanong! Sino sa kanila ang nanalo ng 1 million pesos? Oh. A. Annabel. B. John. Or si Marlo. Ayan si. Nagbubulungan na yung magkumari. Oh, inaalam na naman lang yung kasabihan. Sige. Oh. Okay.
isa nalo ng 1 million. Makasabihan ng isa, ino ba ang itsurang milyonaryo o milyonarya? Si Annabelle ba? Si John? O yan, si Marlo? 10 seconds to decide. Timer, go. Hindi kaya ka mag-adapt ng mga tao ito. Ay, mahirap ito. No washing. Sino daw? Sino? Huh? Talaga? Si Jose. Okay. Wala naman si Jose dyan. Okay, we have to answer now. Happy birthday to Ami Sapilio. Sino? 49 years old. Ami, happy birthday. Ami Sapilio. Okay. Renacel thinks it's Annabelle. Annabelle. But. I think it's Marlu. But. Nagde-delay yung tactic to eh. Okay. Sige. We'll go with A. Annabelle. Alamin natin. Annabelle. Tanong muna natin si John. Ang tanong! Si John ba ay nanalo ng 1 million pesos? Siyempre, fake yan. Malamang kasi naglulukot ng puto. No? Oh, fake. No? Yeah. Oh, okay. Hindi ka nanalo ng 1 million, John. 50-50! Ano na pala nuna niyo? One for all for one. Ana Sugo. May one din. May one din. May one din. Thank you, John. Thank you, John. Dalawa na lang! Alright. Mm-hmm. Oy! Sino yung dalawang katabi ko? Si Ellen. Before. Oh, si Ellen to may liig pa eh. Oy. Grabe ka. Okay. So, dalawa na lang natitira. Isa. Ipinili na lang na si Annabelle ang tanungin natin. Okay. Tanong! Si Annabelle ba ay nanalo ng 1 million pesos? Ito pa ang 30,000 pesos. Perfect! Grabe! Tama! Saan kaya nanalo? Saan ka nanalo, Annabelle? Sa Laban o Bawi po. Oh, kailan ba? Kailan to? Noong 2001 po. 2001. November 28, 2001. Ay, memorize! Saan ginamit ang 1 million? Payat pa ako noon, no? Bagay mo ngayon, payat pa rin ako. Saan po ginamit ang 1 million? Yung pong 1 million, napakarami po ng nagamitan ko. Unang-una po, nabayaran po namin ang buo yung bahay namin. Ay! Pagkatapos po, napatapos ko ng pag-aaral ang mga anak ko. Isa pong Comsai, dalawang IT. Pagkatapos po, nakabili kami ng simpleng paupahan lang po. Na merong apat na pinto, pero nanganak na po siya. Naging anim na pinto na po. Wow! Yung pinto. So yung pinto po may kwarto naman yan, ano? Sino po yung nanay ng mga pinto? Si Bintana? Pero ang pinaka-importante po, bossing, nakapag ano po, natulungan po yung anak ko na panganay. Napakimo ko. Kasi nagkaroon po siya ng ano, Hodgkin's lymphoma. Nakaano naman po siya. Naging survivor na po siya ng 9 years. Nakatapos siya ng pag-aaral niya, nakapagtrabaho. Tapos po na nagkaroon siya ng pamilya, nagkaanak. Andito po kayo yung anak niya. Yung ano apo ko. Ano pangalan ng anak niya? Si Aska Llewellyn po. Mm-hmm. Pero after 9 years, nanatamasa niya yung napanalunan ko sa Itbalaga kahit papano. Nawala na po siya. Pero minsan po iniisip ko, sabi ko, sana malaman ng Itbalaga kung ano nangyari sa buhay ko buhat nung nanalo ako. Kasi ito po ang Itbalaga po, bossing.
ang nagsilbing daan para po maging maaging maalwa ng buhay namin na ngayon tinatamasa namin. Nagkaroon po kami ng bahay, ng paupahan, nakapagpatapos. Meron po kami sariling sasakyan. Kaya, boss, itbulaga. Kahit na ano pang basta itbulaga. Ang talaga nasa pusa namin, ang tunay na itbulaga. Maraming maraming salamat po sa inyo. Maraming maraming salamat po. Kami po yun. Pero itago nyo lang muna kami sa pangalang EAT. Meron bang hindi tunay? Ah, tayo. Thank you, Annabelle. Maraming salamat. Okay. Si Marlo. Marlo, ikaw. Ano ka pinalulo? Saan ka nanalo? Bali po, naging choices po ko sa bawal judgmental po. Ito po yung mga nawala ng business nung pandemic po. Mm-hmm. Then, binigyan po kami ng regalo ng ninyo po ng 50,000. Yung 50,000 na po na yon, pinamula ko po sa business ko. Ngayon po, yung business ko po ay may 4 na branch na po. Taray! Oh! Siya nga pala ngayon ay sisingilin namin yung porsyento, okay? My God! Kasi nagkwento ka. 4 branches pero congratulations. Na. Congratulations, Marlon! Ice cream ni Marlon. Asaan na? Ba't walang ice cream? Baka naman. Thank you, man. Congrats! Thank you, Doc. Okay, congrats sa mga bisita natin ngayon, maraming salamat sa muling pagbahagi ng inyong mga kwento. Masaya kami na makamusta kayo at malaman na paganda ng paganda ang inyong mga buhay. Ang mga kwentong tulad ng sa inyo ang nagbibigay sa amin ng inspirasyon para patuloy pang maghatid ng saya at pag-asa sa mga Dabar Gods natin. And thank you, Alice Renacel. Congratulations. Our pleasure. You won a total of 60,000 pesos. Okay.